nakapag-adjust kasi sanay siya doon sa... Oo, nasanay doon sa bahay namin. Baka yung bahay niya po, naka-aircon tapos dyan hindi. Ay, nako, kuya. Naka-centralized aircon ako. Pina-centralized ko yung bahay ko dyan. Ah, ganun? Dahil nga iniisip ko, hindi rin kami pare-pareha sanay ng... So, madaling salita, naka-aircon ka doon sa Aerod, naka-aircon ka rin dito sa ano. Kaso lang, may nawalang hiya ka ng... Visit lang ako dito sa taxi, wala man lang kaawa. Wala man lang konsiderasyon. Oo. Hindi malang... Inilayo pa niya ako. Saan kayo galing noon, ma'am? New Lower Bigutan, kuya. Dito sa may part ng ano sa may Bagundiwa. Opo. Grabe. Ganyan talaga no, mayroon talagang tao na magkano inabot ang metro? 200 250 galing dyan sa Lower Bicutan hanggang oh, dito lang sa SM, 250 inabot. Grabe. Yun? Grab? Grab ba yun? Taxi lang kuya. Eh bakit ang laki naman? Ang alam ko niyan siguro. Naman lang, okay lang kahit magkano, kahit libo pa abutin ng metro ko eh. Dadagdagan ko pa siya kasi may asong mga kundali, konsiderasyon pa. Oo, oo, oo. Kaya lang putang, binaba niya ako kung saan. Hindi alam ng asawa ko na binaba niya ako kung saan. Ano so pero ang kumuha, kumuha noon ng taxi na yon. Ako, asawa mo. Dahil nga ayaw niya, wala nga akong alam dito. Opo. Kinuha lang niya ako ng taxi kasi nga may dala kaming aso, hindi namin pwede i-motor. Oo, oh, tama. So, nakamotor niya ng asawa mo? Opo, nakamotor kami. Itinaxi ko lang to dahil nga ayaw kong papaano kami sa daan. Opo. Dahil mahirap pag may dalang aso. Opo, opo. Buti, kahit palibong, 2,000, 5,000 pa abutin ng taxi ko sa kanya, babayaran ko naman siya. Kaya lang, binaba ka kung saan. Bira naman no? Hindi man lang kinonsidera na babae, kawawa naman. Baka ay mahirapan kumuha ng taxi. Mabuti na lang, nakita niyo kaagad ako, ma'am. Opo. Kasi nakita ko kayo doon sa may ano, sabi ko. Eh, ang sabi ko sa kanya, kuya, ibababa niyo pa ako kung saan-saan talaga at sa gitna ng daan. Sabi niya, sa gitna ng daan? Ang sabi ko, kuya, sige, ibalik mo na lang. Kalagpas na kami ng SM eh. Oo. Sabi ko, sige kuya, ibalik mo na lang ako ng SM. Kasi alam ko sa SM, makakasakay ako. Pasakay ka, opo. Eh, hindi ko naman alam yung pasikot-sikot sa Bicutan. Eh, yung taga Quezon City ako. Opo, opo, opo. Grabe naman. May tao talagang hindi pa rin nawawala. Pero nagtaka naman ako, ma'am. Ito unang-una. From Lower Bicutan hanggang dyan. Alam mo, ang patak ng metro dyan. Sa estimate ko, 80 pesos. Grabe. Bakit umabot ng 250? Ewan ko sa kanya. Sa akin, ha? Estimate ko yun, ha? O nasa 80. Wala namang problema, eh. Kaya lang yung ibababa ka kung saan-saan. Grabe. Parang nakakaano yun. So, hindi alam ng asawa mo? Hindi alam ng asawa ko na lumipat ako ng taxi. Hindi alam na lumipat ka sa akin? Mm-hmm. Nakuha mo ba yung print? Nakakasama ng joke talaga. Natakot ako, kuya, kasi syempre hindi naman ako taga dito. Hindi ako familiar sa kung saan lugar. Opo. Pwede niya akong ibaba kung saan-saan ang hindi ko alam. Opo, opo. Mayroon talagang tao. Nagtaka ako. Alam mo ma'am, hindi nakakapagtataka yung ibaba ka, pero yung ganun kalayo lang, ganun lang kalapit pa lang, ibig ko sabihin. Ganun yung metro. Ganun kalaki ang metro. 250. Magiging mabuti ka tao sa kapwa mo. Kasi ito dapat, yung bumubuhay sa amin, sa pamilya namin. Oo, eh. At saka konsiderasyon kuya, kaya nga kayo driver para ihatid ng safe yung tao. Hindi yung alam mong hindi naman safe, bababa mo yung... Bababa mo ng alanganin. Bababa niya ako doon eh, malapit na sa ano. Guys, may topic tayo ngayon oh. May content tayo ngayon sa isang pasahero kung binaba ay, ng ano. Ba, yeah, ako ma'am. Vlogger po ako ma'am. Mayroon ako maliit na YouTube channel. Ipa-follow kita. Yeah, salamat ma'am. Anong pangalan mo kung ito? Buhay Taxi Driver Vlogger.
Makikita mo yun. Ito yun, mama. Buhay taxi driver vlogger. Ah, okay. Yan. Guys, pinakita ko yung ano ko, YouTube channel. So, mayroon tayong content dito doon sa isang pasahirong nanggagalaiti sa isang driver pala na bakit siya binaba ng alanganin at napakalaki ng metro, kabayan. Inabot siya ng 250 na samantala ang estimate ko doon nasa mga 80 lang. May karga kasi si madam na ano. Ano ba yung aso mo, ma'am? Terrier. Hindi yan matutulog ng hindi naka-aircon, ma'am, no? Talagang. Oo, uyan ako. Oo, mamahalin uri. Meron pa ako isang shih tzu kasama ng asawa ko. Paano yung sinakay din sa motor? Nakabag. Ah, nakabag siya. Maliit lang. Ah, maliit lang. Oo. Hindi ko na nga, siya nga nagbibig dahil niya para hindi ako mahirap. Oo. Tao na hindi maiwasan ng ganun bagay. Guys, ha, may galab shout out sa atin Luzon, Visayas at Mindanao, sa atin lahat ng mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, mga OFW natin, ang mga bayaning buhay, sa ating TikToker members at saka millennials group, may galab shout out sa inyo. Maraming salamat sa always niyong pagbibigay sa akin ng suporta, ang inyong lingkod. Bago ko tapusin ang aking pagbablog, don't forget to subscribe my channel Buhay Taxi Driver Vlogger, at huwag niyo kalimutan na pindutin yung bell notification para every time na mayroon akong bagong upload na video, agad niyo ito makikita, matunghayan at mapapanood mga kababayan ko. Ma'am, ano, bali 49 lang ito, ma'am, mayroon ka bang bariya dyan? Ayan, ito na. Narito kami ngayon kasalukuyan sa may expressway going to Quezon City from Paranaque, Philippines. Mga kababayan ko, so may topic tayo, mayroon tayong content sa inyo na mayroon na naman tayong nasalamuhang taxi driver na hindi maganda ang ginagawa. Kababayan ko, wag naman yung iikot mo yung tao. Kung mayroon malang konsiderasyon at hindi mo naman pangungunahan, tanggapin mo ang pagkakaloob sa iyo. Pero huwag mo pangungunahan ang blessing ng gagaling sa Diyos. Kasi kung sa tao mo kukunin, kabayan, mapadali maubos yan. Ang like sa Diyos, sa Panginoon. Habang buhay mo yan, maaasahan ang Panginoon. Basta gumawa lang tayo ng tama, kabayan. Lahat ng mga gawain natin tama, ang Diyos na ang bahala. Kasi siya na mismo ang nagsasalita, nasa iyo ang gawa, sa akin ang awa. Si Lord Jesus Christ mismo ang nagsasabi sa ganung talata. Kabayan, mag-ingat tayo at magpapasalamat tayo sa Amang may likha, kay Lord Jesus Christ na ating Panginoong buhay, na tayo'y malusog, malakas, ang ating mga pamilya, asawa at anak na walang karamdaman. Ipagpapasalamat natin ito, mga kababayan, at sana kung gumawa ka ng kasamaan, baguhin mo na ang iyong pamamalakad sa iyong sarili, dahil hindi mo yan ikakayaman bagkos ikapapahamak mo pa yan sa iyong buhay. Kumbaga, kabayan, dahil hindi kailanman namumunga ang mayabas ng santol. Kung ano ika nga itinatanim mo, siya talaga ang aanayin mo, kabayan ko. Yan ang tinatawag natin na kailanman hindi nagtatagumpay ang kasamaan nating mga kilos at gawa. Kung ika'y magkakasala sa ating batas, tinitiyak natin na aabutin ka pa rin ng kamay ng ating pamahalaan. May kasalanan ka na sa kapwa, tao, may kasalanan ka pa sa mahal ng Panginoong Jesucristo. Yan ang tinatawag natin, kabayan, na gumawa lang tayo ng kabutihan ng inyong lingkod. Hindi ko sinasabi perfect ako, kabayan, pero takot ako na magkakasala. Hindi ko sinasabi na very good ako. Hanggang good lang ako. Pero tinitiyak ko na wala naman akong maaapakang tao. Dahil ang iniisip ko, mahirap makarma. Dahil sa punto ng ganun. Ma'am, mag-ano tayo, ma'am? Ah, dito na lang tayo, no? Nakakasintro na tayo dito.
at itiyak natin kabayan na mahirap talaga gumawa ng kamalian. Dahil iniipon lang natin yan bandang huli, isusuka natin ang lahat natin na tatamong kasamaan. Kumbaga, kung siya kaya makakuha ng mga nadampot niya sa taxi na tulad ko, ng inyong lingkod boy taxi driver vlogger, 3 times nagkaroon ng parangal kay Rafi Tulfo dahil nababalik yung mga malalaking halaga ng pera na nadampot ko sa likuran ng taxi ko. Iisip ko kagad yun, mga kabayan ko, kung ang mga uri ng tao sila makadampot ng ganong halaga ng pera, kulang-kulang si Sintamel, kulang-kulang 60,000 cash money yun. Sunog na yung kabayan, no? Tutusin. Eh kung yung tao nga pwede pa mga ngatuweran, kakataluhin pa. Yung pa kaya walang taong sasabihin lang yung kabayan na wala, hindi ko nakita. Pero tayo kabayan, hindi naman natin masasabi. Dahil alam natin ang lahat, mayaman man o mahirap, nanggagaling yan sa kanilang dugot pawis. Kung bakit natatamo nila o natatanggap nila o nagkakaroon sila ng pera at kayamanan dahil sa pagsisikap nila. Yan, mga kababayan ko, ha. Bigay love shout out sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi pa ng ating mundo. Maraming maraming salamat sa inyo na ipabahagi ko itong content ko. Dahil siya nga pala, ma'am, anong pangalan mo? I-shout out kita, okay lang ba? Jane po. Ma'am Jane, ano ang apelyido po? Jane si Honey. Jane si Honey, may love shout out sa iyo sa buong nasakupan ng iyong pamamahay, sa iyong nanay, tatay, lula, lulo, sa iyong mga kapatid, bago sa iyong boyfriend. May love shout out sa iyo, kabayan ko, Jane si Honey, sa buong nasakupan ng pamilya mo, sa iyong nanay, tatay, lula, lulo, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kamag-anak, sa lahat sa kanila. Miguel, shout out sa iyo at saka sa kanila. Boss, especially doon sa iyong asawa, ma'am. Ano pangalan? Justin. Oh, Sir Justin, Miguel, shout out sa iyo. Narito sa mabuting kamay ang asawa mo. At may karga-karga pa siyang aso. Salamat, kuya. Yes, walang anuman, ma'am. Dapat ganyan lahat ng taxi driver. Wow, maraming maraming salamat, ma'am. I will para appreciate po. Kami. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Tinitiyak natin yan sa ating sarili. Oo, sana all. Sana lahat ganun. Kabayan, sabi ni ma'am, sana all. Para si Kiko Pangilinan, ha? Sana all, may bahay, may gamot. Pero tumanda na lang sa panunukula, wala naman nagagawa, asasinado. Dahil na, nadadali pa siya ng ano, juvenile justice, kabayan. Ano, ma'am? No, hindi po. Oo, nakakatawa din. Oo. Iyak-iyak pa. Ah, sino? Yung driver? Si Kiko. Ah, si Kiko. Oo, walang hiya yun. Nag-viral yun sa kalukuhan niya. Oo. Kakainis yung ganong klaseng mga taong namumuno sa ating bayan. Guys, hanggang dito na lang siguro ang aking pag-upload ng video. Don't forget to subscribe my channel, Buhay Taxi Driver Vlogger. At huwag nyo kalimutan na i-click yung bell notification para every time na mayroon akong bagong upload na video, agad nyo ito makikita, matungayan at mapapanood. Mga kababayan ko, Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah, Philippines, Kalayaan Island, sa ating mga TikToker members, Millennials Group at saka sa ating lahat ng mga OFW, mga bayaning buhay sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Taos puso po ako nagbibigay ng kapasalamatan sa inyo dahil kayo po ang nagbibigay ng pagpalakas ng aking YouTube channel at sa aking lahat ng mga kasamahan at taxi driver at mga pasahero. Miguel, love shoutout sa inyo. Maraming maraming salamat. Bye bye, bye bye.